Oh, Master, ano ginagawa mo dyan? Oh, andyan ka na naman. Uy, ito, siyempre, inaayos ko yung wagen ako. So, anong problema natin? Kasi, may nagtatanong dito, paano ba daw i-calibrate yan, yung ganyang machine? Ah, paano i-calibrate ko? Yan mga tropa peeps. Ano ko sa inyo kung paano i-calibrate ng machine ito? Ito nga pala yung Paima in and take up espresso machine, automatic. So ngayon, so nagtatanong kung paano i-calibrate ito, ayan, papakita ko sa inyo para sa kaalaman naman ng mga bagong barista at tumang barista na hindi pa nakakagamit ng ganitong espresso machine. So ngayon mga trolls, nandito na tayo, hinanda ko na yung beans natin. Nag-grind na ako para sa inyo. Itong beans na to is 18 grams. 18 grams to. Ngayon, i-calibrate natin yung double shot. Ayan. Double shot na yung i-calibrate natin. Ganito lang yun mga trolls. Itong machine na ito is may limang buton. Which is itong machine na ito is automatic. Meron tayong single, double shot, single longo, saka double espresso longo. At ito naman kung gusto nyo mag-manual. Yan yung mga gamit na mga buton na nandito. So yung mga throwers, papakita ko sa inyo kung paano siya calibrate. Una, siyempre pala, i-first muna natin siya. Ilagay natin yung espresso grind na nandito na sa pagkapitin. Tapos, ipipress lang natin to ng 10 seconds lang itong manual button. Tapos, hintayin nyo na mag-blink yung ilaw. Itong mga ilaw na nandito. Ayan. So, ayan mga throwaways, nakikita nyo naman nag-blink. So, dyan sa ano na yan, pwede na kayong magpili kung anong i-calibrate yung button. Ayan mga drawbibs, ilagay lang natin yung baso. Ayan. So ngayon, dahil lang i-calibrate natin yung double shot, ngayon, i-press lang natin to hanggang sa makuha natin yung tamang yield na kukunin natin. So ayan, nakalagay na rin sa nakatear na rin yung ating scale. Importante na may scale tayo para makuha natin yung calibration. So ayan, press lang natin to. Which is, ang kukunin natin is 1:2 ratio. So, kailangan makakuha natin yung 36 grams of espresso. Kaya, hindiinan nyo lang hanggang hindi pa nakatapos yung tamang sukat na kukunin. So, ayan mga tropa peeps, tapos na. Tapos, i-clip nyo itong manual. Tapos na. Ganyan lang. Kuha nyo na yung calibration ng double shot. So ayun mga trawag, sana nakatulong sa inyo itong video na to. Sa mga hindi pa nakagamit ng machine na to, lalo yung mga bago, at sa mga datihan na rin na hindi pa nakagamit ng ganitong machine, sana nakatulong yung ganitong video. At kung sana kakalimutan mong subscribe, click the notification bell button, at magkikita tayo sa susunod na video ko. Panigurado yan. Bye-bye!